Ito yung full face na QYT yung model. Ito yung modular na klase ng helmet. Pwede mo ma-half face. Pwede din full face. Ang pagsuot mo ng helmet ay ganito. Dapat sa likod muna bago baba. Yan. Kumusta mga sir? Welcome ulit sa ating YouTube channel. At sa araw na to ay pag-uusapan naman natin ang mga iba't ibang klase ng helmet o kung paano pumili ng tamang helmet. At nandito nga pala tayo ngayon sa Jay Moto. At shoutout kay Sir Jay sa pag-allow sa atin na mag-film dito sa store nila. Pag-uusapan muna natin ang tatlong klase ng helmet. Meron tayong full face, half face, at yung tinatawag na modular type na helmet. Ito yung full face na QYT yung model. Dual visor din ito. Merong modular tsaka half face ng QYT. At yung price niyan, miss, nasa magkano? 7,000 to sir, kahit Manila. SRP price. Half face nga dual visor. Magkano yan, miss? 1,350 sir. Sa iba, mga 1,500 na, 1,400. Okay. Ito yung modular na klase ng helmet. Pwede mo ma-half face. Pwede din full face. Zebra. Pero meron pa kayong mga ibang brand ng modular? Oh yes sir, merong modular na Evo, QYT, Spider, at saka LS2. Oh. Naubos na sir kasi madaling ma-sold out? Oo, oh, ma-sold out. Okay. So bali, ito yung half face na helmet. Ibig sabihin ng half face, wala siyang chin base kung tawagin, unlike sa full face na helmet. So ang kagandahan nito is, it gives you the maximum experience, riding experience. Kaso nga lang, hindi siya yung pinaka-safe na helmet. Kasi, yun nga, wala siyang chin base. Unlike sa full face, meron siyang chin base. So, ito yung pinaka-safe na helmet. Ito yung pinaka-safe na helmet. Ang problema lang nito is kapag, ano ka, claustrophobic ba yung tawag na yun? Or parang isolated ka masyado, ayaw mong ganun, medyo hindi to para sa'yo. Kasi yun nga, close siya. Pero safe naman siya. At yung pangatlong klase ng helmet ay ang itong modular. Yan. Ito yan. Ito yung modular. Taas pa. Ito yung modular. Kung gusto mo malanghap yung simoy ng hangin habang nag-rides ka, pwede mo siya itaas. Tapos pwede mo rin siyang ibaba. Ibaba. Pwede mo siyang ibaba. Ang ano lang dito, ang downside lang dito is mabigat siya unlike sa half face at saka full face. So yun yung downside nito. At yun yung tatlong klase ng helmet na pwedeng pagpilian natin. At about sa sizes naman ng mga helmet, meron tayong extra small to double XL. Yung size ng small or yung sukat ng small is 55 to 56. Tapos yung medium 57 to 58. Tapos yung large 59 to 60. Tapos yung extra large 61 to 62. So yun yung mga sizes ng bawat helmet. Pero depende pa rin sa brand ng helmet kasi minsan yung large ng Evo ay kasya sa'yo, pero pagdating sa large ng KYT ay hindi na magkasya sa'yo. Meron kasi silang iba't ibang klaseng nilalagay na padding. Yung sizes ng helmet ay nagdedepende pa rin sa klase, brand ng pipiliin mong helmet. At para hindi masayang yung pera mo at mapili mo talaga yung tamang sukat ng helmet na gusto mo, much better na pupunta ka talaga sa mga store na kagaya nito. So ngayon alam na natin yung tatlong klase ng helmet, yung full face, half face, tsaka modular. At alam na rin natin yung sizes ng helmet. Ngayon,
ay pag-usapan naman natin yung tamang pagpili ng size or comfortability ng helmet. So, kagaya nitong napili kong helmet, ang size nito is extra large. So, bali, ang pagsuot mo ng helmet ay ganito. Dapat sa likod muna bago baba. Yan. So, ang purpose nun ay para yung tenga mo hindi siya malukot or ganun. Hindi siya malukot, ganun. So, malalaman mo na tama yung sukat ng helmet mo kapag hindi sumasakit yung ulo mo, tapos yung tenga mo ay hindi siya na bend or something. Tapos dapat sumusunod siya. Kapag lilingon ka sa left, right, up, down, dapat naka-intact pa rin siya. Unlike sa kapag malalaman mo siya kapag maluwag, kung pag lilingon siya, lilingon-lingon ka, maiiwan yung helmet. Bali pag lingon mo, maiiwan siya. Ibig sabihin nun ay maluwag yung helmet mo. At kapag masikip naman, malalaman mong masikip or hindi fit sa'yo yung helmet kapag sumasakit yung ulo mo, tsaka yung, gaya ng sinabi ko, nabibend yung tenga mo. Kasi katagalan yan, baka pwede kang mahilo kapag pinilit mo talaga yung sobrang, binili mo talaga yung masikip na helmet. Tapos okay lang daw na yung parang cheek mo ay nag-i-squeeze dito sa harapan basta yung tenga mo ay komportable. Ibig sabihin yan, fit, tamang fit na yun. Tamang fit yung helmet na yun para sa'yo. Kasi katagalan nito, dito sa cheek na part, itong chin cheek na part dito ng foam ay ninipis sa katagalan, mga 1 to 2 weeks na gamit mo yung helmet. So ibig sabihin, yun yung fit na helmet para sa'yo. So ayun na nga mga sir, yun yung mga tip na dapat nyong malaman kapag bibili na kayo ng bago nyong helmet. I hope na nakatulong itong video na to sa pag-guide, at maraming salamat nga pala sa J-Moto sa pagpayag na mag-video ako dito sa tindahan nila. Salamat ulit sa panonood mga sir. Ride safe mga sir. Ang J-Moto nga pala located dito sa MV Patalinghog Road. MV Patalinghog Road dito sa Lapu-Lapu City. So sa mga tanang Bisaya or nagpuyo diri sa Cebu, sa Lapu-Lapu or Mandawi, naani diri sa Lapu-Lapu, ignaog yun ninyo sa bridge, Old Bridge, Mactan Bridge, ignaog nyo padulong sa diri sa Lapu-Lapu, makita ninyo ang J-Moto. O nasad ako sa ibutang ang ilang link sa Facebook sa description.